Roshi, welcome back to my channel. Ngayon, miss na miss ko talaga kayo at talaga naman tuturuan ko kayo ng pangmalakasan ng makeup look. Ganda ka look. Pero as of now, kaya hindi ako nakakapag-vlog. Kung mapapansin niyo, ang dami kong tigyaw at yan, hindi ko alam baka sa panahon malamig, hindi ko alam baka nag-change ng weather. Pero may ginagamit ako ngayon. Kasi ayoko ng moisturizer na ipinapahid. Parang nalalagkitan ako. May ginagamit ako ito. Ayan. Ayan. From Korea. Water siya na may mga bubuo. So, naalis niya yung dehydrate ng ano mo, ng pes. So, ito yung ginagamit ko ngayon from Beauty Pack Shop. Siyempre, thank you, Beauty Pack Shop. Dami kong tigyawa. Tapos, nagda-dry yung mukha ko. Maraming blemishes. Actually, hindi ako masyado nagme-makeup for the last few weeks. Nilelesen ko. Para hindi siya ma-irritate. Pero, eto, medyo maraming tigyawa. So, pupunta ako sa birthday ngayon. Birthday ni Ma'am Shi Raven. Ayan. Ang ituturo ko sa inyo ngayon, hair to makeup. Ayan. Hindi mo na ako nag-hair. Mamaya na ako mag-hair. Para hindi malalagyan ng buhok ang aking best luck. Okay. Nag-contact lens na ako ng brown. Ayan. Ganda ka. Ganon. Kasi pangmalakasan yung mga kasama ko mamaya. So, kailangan nakapostura tayo ng Burberry Light. Ayan. Naglagay ako ng moisturizer para hindi mag-dry yung skin ko. Kasi kapag hindi ka nag-moisturizer, may kita yung mga dryness ng iyong pes. So, ang una kong gagawin is magpaponda na ako. Ibahin natin ngayon. Ang gagamitin kong primer, base primer is itong Makeup Forever. Ang gagamitin kong foundation ngayon is NARS. Foundation muna bago concealer. Okay. Tandaan niyo yan. Ito yung pinangahalo ko. Yung ginamit kong palette. Yung aking kamay. Siyempre, hindi ito yung pang-blend natin. Kapag ito yung pinang-blend natin, pinang-apply ko lang siya, itong brush na to, yung flat na brush. Kailangan talaga gagamitin mo ng stippling. After nyan, siyempre, beauty blender. Sobrang dry ng skin ko talaga. Wangkemi. After nyan, mga mamshi, syempre kailangan natin mag-highlight. Sobrang lamig ngayon, no? Syempre, kapag malamig ang panahon, hindi tayo pinagpapawisan. Ang tendency, magda-dry ang ating skin. So, kailangan natin ng moisturizer. Ako, hindi talaga pang-malamig yung skin ko. Proven ko na yan. Kapag malalamig yung panahon, nagda-dry talaga. Ayan, by the way, yung ginamit kong concealer sa highlight is yung NARS. Ang next ko is contour. Ang gagamitin ko is Makeup Forever. Kailangan ako contour ako kasi si Raven galit sa contour yun. Okay, pagkatapos niyan, syempre, kailangan natin mag-translucent powder. After nyan, syempre, kailangan natin maglagay ng banana kineme sa under eye. Para matakpan ng ating mga chururut-chururut alibangbang sa under eyes. Ayan, ang epektos ng banana kineme root. Zoom ka ng konti para sa ating eyeshadow. Ang gagawin ko is orange lang. So, maglalagay ako ng primer. I-press mo lang siya.
para kumapit yung eyeshadow, yung highlight. Kailangan ko maglagay ng light orange. Nakikita nyo yung aking peg. Ayan, naka-display. Diba, mukhang malawin lang. Orange. It's okay. Mamaya maganda kalalabasan yan. Okay. Ang next natin is lagyan natin ng Burberry light na dark orange. Bali, ang ginagamit kong palette ngayon is Anastasia Renaissance. So, ang gagamitin kong eyeliner is Girl Line. And then yung taas. Liquid eyeliner. Oops, may parating na akong mga eyeliner this coming July. Manipis lang dapat sa bandang harapan. And of course, dapat walang makikitang puti-puting eyeshadow. Ba't ko siya hinahawakan? Just in case mapapikit ako. Kasi pag napapikit ka, nga, kalat. Ang hirap umulit. So, ang next natin is maglalagay tayo ng eyelashes. Of course, Boktok. Boktok ko is number S4. Kaya habang pinapatuyo natin, wag sobrang tuyong-tuyo. Kasi pag sobrang tuyong-tuyo, hindi na siya didikit. Very, very light lang. Okay. Siyempre, may use pa rin yung ating pelikmata. Pelikmata. Yung itong spatula. Ang use niya is ayusin yung pelikmata. Diba? Lakado mamuka. So, ayan, mga mamshi, ang next natin is yung aking kabalang kilay. Eyeshadow. Alam mo, kagandaan kapag marunong ka na mag-makeup. Tsaka, pag alam mo na yung kung paano mag-apply. Kapag minsan titingin ka ng peg, alam mo na kung paano siya gagawin. Unang tingin pa lang. So, yung secret na sasabihin ko, ingatan niyo mo, huwag malagyan ng eyeliner na black yung pelikmata niyo. Kasi, ayun yung nagiging cause kung bakit nagkakaroon ng black dito. Siyempre, time to time, kumukurap ka. Pag mayroong black eyeliner dito, minsan di mo mapapansin, nalalagyan mo siya. Ayun yung nagkakos dito. Yan. Kasi before, yun nga yung naging problema ko. Sabi ko, waterproof naman yung mga ginagamit ko, hindi smudge proof. Pero bakit ganun? Some of my client talaga, wow, some. Ayan, sa mga kliyente ko, especially sa akin din, nangyayari yung magkakaroon ako ng black dito sa ilalim. Katagalan, after mga 5 hours, 6 hours, nag-iitim siya. Sabi ko, bakit kaya ganun? Ano ba ang problema? Lahat na klase ng eyeliner na gamit ko na, ayun nga. Minsan di mo mapapansin, pag naglalagay tayo dito, tumatama pala. Yan. So, kapag langlagay, yun lang. So, next ko is yung liquid eyeliner. Magkikilay na ako. Magagamitin kong kilay ngayon is pang malakasan. Pang everyday ko is yung ano, yung when kilay is light. Pero, pag pang malakasan, ang ginagamit ko is MAC na cream. Yan ang aking kilay. Ang next naman is sa kabila. Kung gusto mo mabilis ang kilay, mag kilay is light ka. Pero ito, medyo komplikado eh. Ayan mga mamshi, yung pag-makeup naman is, it's all about experience. Siyempre, pag lagi mong ginagawa, nakakabisado ng kamay mo. Parang pagsusulat lang yan. Malakas makabulag tato, mamshi. Kaya makipagsabayan ito. Mamaya, mga Inglesera yung kasama ko. O, diba? Wa sa pagkasalita. Ngiti-ngiti lang.
Ganun-ganun lang. Ano excuse? Kapag mga Englishera ang mga kasama, sabi mo, not feeling well. Sorry. I don't have time to talk to. Charot. Yung totoo, hindi mo maintindihan kung ano yung pinag-uusapan. Anyway, carry bang? Ganda ka. Blush on. Ang binulash on ko, medyo ma-orange din. Ang next ko is highlight. Yan, highlight lang. Ang next natin is syempre lip chook. Pinag-iisipan ko kung anong lip chook, Huda ba or Kat Von D. Kasi yun yung aking peg, haluan ko ng Marian. Ayan. So, ang next natin is ang hereret na. Bago pala ako mag-hair, mga mamshi, kailangan ko pala mag-mascara sa ilalim kasi yung peg ko, plakadong mascara sa ilalim. Okay? So, ngayon, ang gagamitin ko yung aking pang-madiin ang mascara. 3D effect. Okay? Siyempre, lalagay ko muna yung gel. Fiber. Tataan nyo na yung effect sa ilalim. And then, mascara. Gel ulit. Lagyan ko ulit ng fiber. Kasi gusto ko ng plakadong mascara. And then, gel. Ayan, yung difference. Meron na akong pelikmata dito sa ilalim. Dito wala pa. Tali ko yung buko. Parahati. Then, wala lang. Gusto ko lang mag-straight hair. Alam niyo ba bakit kay Miguel Lies ko gusto lagi magpabuko? Kasi kay Miguel, kahit 3 months or 4 months kang hindi bumalik, worth it. Maganda pa rin siyang tingnan. Nagmumukhang ombre. Yan. Sa dami-dami ko na-try na hair stylist, siya lang talaga nakakuha ng gusto kong kulay. I love Miguel Lies. Love you, Miguel! Mga mamshi, tapos na ang aking ganda ka, te. So, ayan, sana na-enjoy niyo yung aking makeup vlog ngayon. Bopping-bopping muna tayo. Bye mga mamshi, don't forget to follow me at Instagram, Cheneleng P, and syempre yung aking page, Cheneleng, binago ko na siya, Cheneleng Cosmetics, pero pwede niyo din ako i-follow sa aking personal page, Cheneleng Pili, and syempre yung aking YouTube channel, Cheneleng Pili. Okay, hanggang dito na lang aking vlog, mga mamshi. I miss you so much. And sana natuto kayo sa aking tinurong look na ganda ka. Okay? So, bye mga mamshi! Happy weekend!